Mga kapuso, sa Biyernes na po ang simula ng semestral break sa mga eskwelahan pero ayon sa tweet ng DepEd, simula na ng school break ngayong araw. Nagbabalik si Mark Salazar live. Mark. Kara, medyo merong kalituhan tungkol dyan, ano, sapagkat sa tweet nga ng DepEd, official Twitter ng DepEd, sinasabing starting today, October 23 ay hanggang November 3 ay semestral break na ng elementary at high school. Pero meron ding memorandum daw na kumala na 26 pa ang simula. Ngayon, para hindi kayo malito, mga magulang, mga estudyante, mas mainam na tawagan ninyo yung inyong mga respective schools dahil yung memorandum na yan ng DepEd ay discretionary. Ano, nasa decision yan ng inyong mga respective principals kung kailan kayo magbabakasyon o kung hindi kayo magbabakasyon. Nandito ako ngayon sa Quezon City, ang aking likuran ay yung Corazon Aquino Elementary School. 18,000 ang elementary pupils dyan, ang populasyon. Ang nasa harapan ko naman ay ang bata sa National High School na may 12,000 na population. Itong dalawang school na to, kaya natin pinwestuhan, ay hindi susunod sa semestral break na yan sapagkat napakarami raw nilang hinahabol na school days. Ang required number of school days in a year, school year, ay dapat ay 208. At marami silang backlog, ano, pagdating dyan para makakomply sa number of school days na yan. Dahil marami mga class suspension. Halimbawa, yung August, pinakamahabang class suspension dito sa Quezon City dahil sa habagat. So, hahabulin pa nila yan at desisyon ng kanilang mga principal ay wag na mag-semestral break. Ang sigurado, yung November 3, ipit ito, ito yung Biyernes pagkatapos ng undas, ay hindi na papasok ang mga bata. Pero isasagad nila ang pasok hanggang sa November sa 31. One lang ang wala at saka yung 3, balik na ay sa 6. Discretionary yan, meron din naman kasi mga paaralan sa mga probinsya na hindi naman naapektuhan ng mga bagyo. Ang pwede na magbakasyon kung susundin nila yung tagubilin na 22 o 26. Pwede yan, Kara. So ang malinaw dito, Mark, kailangan tumawag na lang sila sa kanilang mga eskwelahan para masigurado nila kung susunod sa DepEd order or hindi. Tama, kasi eskwelahan. Oo, Kara. Kasi alibawa, itong napakalaking populasyon na nasa likod kong Corazon Aquino Elementary School, 18,000 yan. Hanggang 4 ang shifting niyang, Kara. Kaya yung kanilang hours of classes ay mas umikse. Kaya mas marami sila. Kaya nga may Saturday classes pa ito eh. Dagdagan mo pa yung mga suspension ng bagyo. Talagang naiiwan sila doon sa bilang na dapat ay kanila nga ipinapasok sa eskwela na 208 days. Tama ka. Linawin ninyo sa inyong mga principal bago kayo para mawala yung kalituhan sa inyo kung kailan ang semestral break ninyo. Kara. Maraming salamat, Mark Salazar.